Magandang araw! Kumusta kayo mga bata? Nandito tayo upang pag-aralan ang asignaturang PE at tayo ay nasa una at ikalawang linggo na para sa ikatlong quarter. Ang ating aralin ay oras, pagkilos ng mabagal, mabilis at mas mabilis. Naranasan mo na bang makasali sa isang karera o larong may pabilisan? Ano ang nangyari? Ikaw ba ay nauna o nahuli? Bakit sa tingin mo ay nauna o nahuli ka sa larong pabilisan na iyong nasalihan? Pagkatapos ng aralin na ito, ikaw ay inaasahang matutukoy ang mabagal, mabilis at mas mabilis na pagkilos sa tulong ng mga larawan. Halina't sagutin natin ang paunang pagsasanay na ito. Suriin ang bawat larawan. Tukuyin kung ang mga galaw ay nagpapakita ng mabagal, mabilis o gumagamit ng puwersa. Narito ang mga larawan. Pangalawang larawan. Pangatlong larawan. Pang-apat. At ang panlimang larawan. Halina't alamin na natin ang tamang sagot. Para sa unang larawan, ito ay mabilis. Pangalawang larawan, gumagamit ng puwersa. Pangatlong larawan, mabilis. Pang-apat na larawan, gumagamit ng puwersa. At ang panlimang larawan ay mabagal. Ang bawat pagkilos natin ay naaapektuhan ng iba't ibang elemento sa iba't ibang pagkakataon. Ang mga elementong ito ay ang oras, lakas at daloy. Sa ating aralin na ito ay una nating pag-aaralan ang elementong oras. Ang elemento ng oras ay nakaaapekto sa bilis o bagal ng ating kilos. Kung iyong mapapansin, may mga pagkakataon na ikaw ang nauuna at mayroon din namang pagkakataon na ikaw ay nasa hulihan. Minsan ay mabilis ka o minsan naman ay may mga tao, hayop o bagay na mas mabilis kaysa sa iyo. Ang oras ay tumutukoy sa bilis o bagal ng isang kilos. Halimbawa, ang kilos na paggapang, paglakad, at pagtakbo ay tatlong magkakaibang kilos. Kung aayusin ang mga kilos ayon sa pagkasunod-sunod ng kanilang bilis, ang unang larawan na paggapang ay mabilis. Ang paglakad naman ay mas mabilis. At ang pagtakbo ay ang pinakamabilis. Halina't isagawa natin ang mga sumusunod na kilos. Una, lumakad ng 5 hakbang ng mabagal. Nagawa mo ba ito? Ngayon naman ay dumako tayo sa pangalawang kilos. Lumakad ng 10 hakbang ng mabilis at 5 hakbang na mas mabilis. Gawin mo nga ito. Ngayon naman ay sa pangatlong pagkilos, pumalakpak ng 3 beses na mabagal, 3 beses na mabilis at 3 beses na mas mabagal. Naisagawa mo ba ng tama ang mga nabanggit na kilos? Mahusay kung gayon. Ngayon naman, pareho ba ang iyong paggalaw sa mabagal at mabilis? Ang sagot ay hindi. Sa iyong palagay, anong paggalaw ang natapos mong gawin kaagad? Ang mabagal o mabilis? Tama,
ang paggalaw ng mabilis ay unang natatapos. Ang pagkilos o paggalaw ay isang kakayahan ng katawan o mga bahagi ng katawan. Maaari kang kumilos ng mabagal, mabilis o mas mabilis ayon sa kilos na iyong gagawin. Ngayon naman ay dumako na tayo sa mga pagsasanay para sa gawain sa pagkatuto bilang isa. Isulat ang M kung ang kilos ng mga nasa larawan ay mabilis, B kung mabagal, at S kung mas mabilis. Narito ang mga larawan. Halina't alamin na natin ang mga sagot. Unang bilang, M. Pangalawang bilang, B, mabagal. Pangatlong bilang, S, mas mabilis. Pang-apat, B, mabagal. At ang panlima ay, S, mas mabilis. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, isulat sa hanay A kung ang mga kilos na nasa loob ng bilog ay mabilis at sa hanay B naman kung mabagal. Narito ang mga pagkilos. Kabayong tumatakbo, kuhol na gumagapang, karera ng motor, nag-aararong kalabaw, at paligsahan sa takbuhan. Maaring i-pause ang video na ito upang magkaroon pa ng mas mahabang oras ang iyong pagsagot. Ngayon naman, masdanan natin. Ang unang pagkilos ay kabayong tumatakbo, mabilis. Ang kuhol na gumagapang ay mabagal. Karera ng motor, ito ay mabilis. Nag-aararong kalabaw, ito ay mabagal. Paligsahan sa takbuhan, ang kilos ay mabilis. At para naman sa gawain sa pagkatuto bilang tatlo, gumuhit ng bituin kung ang pahayag ay tama, puso naman kung ito ay mali. Unang bilang, mas mabilis kang makararating sa iyong pupuntahan kung ikaw ay maglalakad ng dahan-dahan. Pangalawang bilang, mabilis kumilos ang magkaibigang tumatakbo sa daan. Pangatlo, mabilis kang maglakad kung ikaw ay paliko-liko. Pang-apat, mabagal kang gumalaw kung paatras ang iyong takbo. Panlima, mabilis gumapang ang mga uod. Halina't alamin na natin ang mga tamang sagot. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay puso. Pangalawang bilang, bituin. Pangatlong bilang, puso. Pang-apat na bilang, bituin. At ang panlimang bilang ay puso. At dito na nagtatapos ang ating talakayan para sa araling ito. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli, mga bata. Paalam!